For today's video, special edition nga pala tayo ngayong araw na to guys, yung mga nakuhaan kong delikadong pagkakataon sa mooring deck at mga hindi umabot na bato ng U-wing line. Orgiya, let's go! Unahin na natin to kay Eagleman guys, yung twisted na wire na naipit sa roller. Susubukan niya tong tanggalin, panoorin natin. Parang wala lang nangyari, ang lupit mo talaga Eagleman. Ito yung susunod natin guys, walang iba kundi si Eagleman pa din. Tangled wire, slow mo natin. Ayan yung tangled wire guys, kailangan maalis muna namin yan bago namin ipasok ulit sa winch, kaya pagtutulong-tulungan namin. So ayan guys, pinagtutulungan namin matanggal yung tangled wire, gumagamit kami ng people power para matanggal lang yung tangled wire na yan at makapagsimula kami ulit ng mooring. Ito naman yung kay Stingray guys, sumabit yung gloves niya sa mga nakausling tinik ng wire, slow mo natin. Pagmasdan yung maigi yung gloves niya guys, sasabit na yan sa wire, buti na lang hindi siya nahatak pa loob. At ayun guys, nakita nyo naman na sumabit talaga yung gloves niya, napakadelikado talaga ng trabaho ng seaman. At makikita rin natin na ililipat niya na yung malaking wire sa kabilang drum. Ito pala yung kapirasong rubber guys na galing sa gloves ni Stingray. Makikita nyo na sumabit talaga sa tinik ng wire. Ito naman yung kay Uncle June guys, habang ginaguide niya yung wire, pumitik bigla yung wire. Buti na lang magaling siya umiwas, tsaka alis to siya. Tignan natin yung replay guys. Buti na lang guys, hindi napigtal yung wire at makikita natin si Uncle June na alis to na talaga at dahan-dahan niyang ginaguide yung wire, tsaka pag oras na to mention, alis kagad siya. Ito naman yung kay Coach Lexi ulit guys, sa nakaraang video, hindi niya na namalaya na pumitik na pala yung wire kasi nakatingin na siya sa baba. Tignan natin yung replay guys. Nakita nyo guys kung gano'ng kalakas yung pitik na yon. Napakadelikado talaga magtrabaho dito sa mooring deck kaya dapat lagi kang alis to. So ito naman guys yung kay Stingray, siya ngayon yung nakatoka magbabato ng U-wing line sa sobrang lakas ng hangin. Tignan natin kung sa mapupunta yung ibabato niyang U-wing line, panoorin natin guys. Ayan na guys, binato na ni Stingray, malakas naman talaga yung bato ni Stingray guys, kaso malakas talaga din yung hangin kaya napunta pa rin to sa gilid. Yan guys, sinusum ko na para makita natin kung saan sumabit yung U-wing line, malakas naman talaga yung hangin guys kaya dyan siya napadpad. Susubukan ngayon ni Stingray guys na atakin yung U-wing line at magbabaka sakali siya na mahulog na lang to. Tignan natin guys kung ano mangyayari. Ayan guys, makikita natin yung U-wing line na sumabit na talaga sa bakal at hindi na matanggal. Kaya ang gagawin dyan ng mga nasa baba, aakyatin na lang nila yan para makuha nila. Nandyan na yung dalawang gladiator guys, atakyat na yung isang gladiator para makuha yung U-wing line at maipasa na sa kasama niyang gladiator. Yan nga pala yung sinasabitan ng binaba kanina ni Coach Lexi para may idea kayo guys. Ito naman guys, huminto yung tagmaster sa pagmamaneho kasi nakita niya parang may nasagasaan siyang ibon. Swerte ng ibon guys, hindi siya nasagasaan at nandun lang siya sa gitna ng mga gulong. Tingnan natin guys kung aalis ba yung ibon. Napisa na yata yung kalapati guys at umandar na rin yung tagmaster. Ay, nandun pa pala yung kalapati guys, nasa ilalim pa rin yung tagmaster, hindi gumagalaw. At ayan, makikita natin binubugaw na siya ng foreman guys para lumayo siya at di siya masagasaan. Ayan guys, makikita natin yung kalapati na nasa gilid. Buti na lang hindi siya nasagasaan. Ilang kaya yung buhay nitong kalapati na to? Parang pusa, siyam yata ah. Ito naman guys, si Boson Edward magbabato ng kanyang keeping line. Makikita natin, ayun, binato niya na guys. Kaso nahulog, tignan natin yung replay guys kasi medyo malabo. Tignan natin maigi guys yung babato niyang U-wing line kung saan mapupunta. Ayun guys, umabot naman. Kaso nga lang nahulog, kaya hihilayin niya ulit yan pabalik. At habang binababa na namin guys yung dalawang mabibigat na kadena na nakasabit sa aming barko, magpapasalamat nga lang pala si Kalbong Seaman TV sa mga sumusuporta sa kanya. At shoutout na rin pala kay Mark Lansangan ng Dodaro at nakasama ko dati sa Merix Line na si RJ Bagaslaw, kay Kabaka TV, Andrew Quijano, Lintag Family, Padilla Family, Barbas Family. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo by DJ Rem. Shoutout sa inyo. Hanggang sa muli guys, kita-kits ulit sa next video. Bye-bye you! I see you next time. Laughter!